Ika-26 ng Pebrero, Miyerkules ng Abo, Pag-aayuno at Abstinensya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat na hindi maging pakitan tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin niyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trompeta sa unahan gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. At mananatiling lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita sa mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyong silid. Isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na kasama mo ng lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili, sapagkat hindi ka nag-aayuno na pakitan tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat. At gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita sa lahat ng lihim." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, para makita ng tao. Sa kabanatang ito ng Ebanghelyo, tatlong bagay ang itinuturo. Una, ang tamang intensyon at paraan ng paglilimos. Ikalawa, ang tamang intensyon sa paraan at kahalagahan ng pananalangin. At ikatlo, ang tamang intensyon at paraan ng pag-aayuno. Sa madaling salita, inilalarawan ng Panginoon ngayon kung ano nga ba ang totoong kabanalang bumubukal sa kalooban ng isang tao. Inilalarawan niya na mahalaga ang kalinisan ng intensyon. Dahil kung hindi malinis ang ating hangarin sa mga panlabas nating ginagawa, hindi ito masasabing banal. Wala sa panlabas na ginagawa ang sukatan ng kabanalan ng isang tao. Nasa kanyang malinis na kalooban. Pagsasagawa, anong mga kabutihan ang ginagawa mo? Bakit mo ginagawa ito?